Hello guys, Solo Pisces. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin ang money and career financial reading para sa buwan ng June 2024. Pisces, ano ba ang messages? Vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. So, ito yung baraha na lumabas para sa first deck mo. Your desire is within reach. Okay, Pisces. So, since ang message na to is for money, career, negosyo, financial, tangible, physical things. So, lahat related dito sa pera. Sinasabi sa'yo dito, Pisces, na for the month of June, have faith. Okay? Kailangan mong magkaroon ng tiwala as everything is working in your favor. So, lahat daw ng gusto mo ay posibleng makukuha mo. Abot kamay mo kung ano ito na mga desire, aspirations, goals mo sa buhay. Okay, so napakagandang baraha niya. Okay, next card tayo guys. Okay, Pisces. Right now. Wow. So, doon sa mga Pisces na parang medyo tinatamad sila or tatama rin sila sa buwan ng June, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong, kumbaga, kung makakaramdam ka ng katamaran or kung ano man to na kailangan mong magpahinga, sa usaping pera to it's either sa trabaho, kailangan magpahinga kasi pagod ka, gawin mo yon. Okay? So, huwag tayong masyadong mabilis sa ating mga actions ngayong June. As long as na alam mo kung ano yung goals mo sa buhay, as long as na alam mo kung ano yung worth mo sa buhay. So, stay in the present tayo and don't get too far ahead of the flow. So, huwag tayong maging excited, huwag tayong maging aggressive, huwag tayong mauuna. Okay? Huwag nating i-rush yung situation. Okay? Huwag nating i-rush yung bawat decision making natin. Mamuhay tayo sa ngayon. Okay? So, huwag kang masyadong mag-alala para sa future financial mo or kung ano pa man. Kailangan mong ayusin or kailangan mong bigyan ng pansin yung sa ngayon. Yung kasalukuyan. Okay. Ang ganda niya. Okay, Pisces. Oh, ingat-ingat ka sa June. Alright. Okay, one more. Gustong lumabas too. Okay. Okay, Pisces. Ito ay sobrang importante, ang mga barahang ito. Unahin natin itong deception and envy. Number 7. Mag-iingat yung lahat. Lahat sa inyo ha. Mag-iingat yung mga Pisces ngayon. Ngayong June na to, kasi lalo na sa usaping pera. May mga tao sa paligid mo na pwede kang pagsamantalahan sa usaping pera. Okay? Kailangan mong maging wise, maging matalino ka. Kasi may mga tao sa paligid mo na pwede kang i-deceive, pwede kang lukohin, lalo na sa usaping pera. Meron din ng mga tao sa paligid mo na may inggit sila sa'yo sa blessings or biyaya na matatanggap mo or sa kung ano man tong victory and success. Okay. Dito sa suffering and silence na to, no more sufferings. Sinasabi ng barasa dito, Pisces, na malapit ka na kasi within reach siya. Diba? So, kung may mga financial issues ka for the past 9 months, 9 weeks, 9 years, 9 days, or kung ano man tong number 9, kung dati ay nagsasuffer ka alone, this June, posibleng may mga tao na pwede kang tulungan, bigyan ng advices, ng guidance, ng protection, or tutulungan kanila para maayos mo yan.
Forever lang. And the universe, nandito yung universe, ibig sabihin, may naka-destiny, may naka-tadhana na posibleng victory and success and new beginning sa buhay mo. Okay? So, kung makikita mo dito, number 6, balance and 0, new beginning. So, ibig sabihin, Pisces, universe, nakatadhana, uulan ng victory and success. Triumphant success ito. So, sa usaping pera, ano man itong sisimulan mo sa ngayon, ano man itong iniisip mo ngayon na gusto mong gawin, plano, motivation mo, kung ano man to na goals mo, sinasabi ng Baraha sa'yo dito na magbibigay ito sa'yo ng good harvest. Magbibigay ito sa'yo ng victory and success. Lahat ng gustong simulan nyo ay may positive na outcome, ay may positibong, yun nga, have faith. Kasi andito na eh, malapit na. Hawak kamay mo na, abot kamay mo na. Okay? Basta huwag tayong masyadong aggressive ngayon, lalo sa usapin pera. If ever kailangan mong magpahinga, magpahinga ka. If ever kailangan mong mag-slow down, mag-slow down. Kasi, kumbaga nasa tamang flow ka na eh. So, hayaan mo ang universe na gumalaw, diba? Kung ano yung dapat na galaw para sa'yo. Or ano yung gusto yung ipakita, iparating sa'yo. Okay. Oh, diba? 8 of Pentacles. Wow. Ang galing na to, Pisces. Okay, Pisces. So, sa four cards na to, sinasabi ng Baraha na maraming magagandang balita to. Sa good news, na yung balitang ito is yung mga balita to na hindi tinitake for granted mo. Lalo na sa usaping pera. Yung mga offers na hindi mo binibigyan ng pansin. Yung dati siguro maraming nag-offer sa'yo ng trabaho, ng pagkakakitaan, is either negosyo or kano pa man. And then, they take for granted mo siya. But now, sinasabi ng barahang ito na lahat ng mga in-offer sa'yo dati na delay, na-reject mo, or yung mga gusto mo dati tapos hindi natuloy, ay posibleng matutuloy na. Lalo na sa usaping trabaho. So, punong-puno dito ng, ng new beginnings eh. It's a good news, information, confirmation, clarity, enlightenment, na pwedeng magdala sa'yo ng peaceful na pakiramdam. So, ibig sabihin yan, if ever may trabaho ka ngayon, may negosyo ka, mag-focus ka lang sa kung anong ginagawa mo. Okay? Kasi, once na nakapag-focus ka dyan, ibibigay sa'yo ng universe yung possible possible outcome na kumbaga kung ano yung ginawa mo, ibibigay sa'yo yung karapat-dapat na harvest. Okay? Okay. Meron din ditong mga posibilidad ng pagtaas ng posisyon sa trabaho, pagtaas ng benta sa negosyo, pagtaas ng sweldo, side relocation dahil ikaw na ang manager sa isang location na to, pangingibang bansa, or sobrang power to, empowerment ito na matagal mo nang minamanifest. Okay, 6 of Cups. So, kung wala kang trabaho sa ngayon, sinasabi ng Baraha na posibleng may babalik sa buhay mo. Okay, may babalikan ka, or may gustong bumalik sa buhay mo, or may mga offers dito na pwedeng balikan ka or balikan mo. Okay? So, 5 of Rods, yun na lang. Ang pinaka-negative dito is itong 4 of Rods and Deception and Envy na dahil nga sa empowerment, dahil sa success, dahil sa victory and success, dahil sa new beginnings, dahil sa trabaho, marami talaga ang maiinggit sa'yo. Okay? Maraming. So, parang ang nakikita natin, hindi lang sa usaping pera, hindi lang sa pera, guys, ha, mapapera, relationship, family, friends, relatives, work, coworkers, or kung sino man tong involved sa'yo, ikaw yung tampulan ng inggit ngayon. So, maraming mga tao sa paligid mo na ma-amaze doon sa success na mayroon ka,
or ma-achieve mo. And kung ano man tong manifestation and empowerment na makukuha mo this month of June, marami dito yung parang ano, hindi sila makapaniwala. And iniisip nila sobrang perfect ng buhay mo. Iniisip nila na gusto nilang makuha kung ano yung meron ka. So, beware tayo dyan. Okay? And sa ilalim niya, is a confirmation na sinasabi sa'yo dito ng Seven of Rods, kailangan mong proteksyonan kung ano yung meron ka sa ngayon. It's either work, it's either business, it's either possession, or it's either position, or yung increase ng salary mo, or kung ano man yan. Okay? So, thank you guys, and see you again. Bye!